Isang mister na buking ang kalokohan at kalasuhan ng misis sa abroad sa pamamagitan ng balikbayan box. At ang masakit pa dito ayon sa mister ay parang nabuntis ang kanyang asawa at uminom ng pampalaglag nung umuwi sa Pilipinas. Si Mr. Mark Malaubang na isang tricycle driver po at bumiyahe pa po siya pa Manila para nga po manawagan po para sa kanyang misis na isang OFW sa Kuwait dahil hindi na daw po ito nakikipag-usap sa kanya. At meron na din daw pong ibang karelasyon. So tanungin ko muna si Mark. Mark, kasal kayo ng asawa mo. Ilang taon na kayong kasal? 13 years. Ilan ang anak ninyo? Dalawa po, kambal. Kambal. Mga babae ba? Babae. Puro lalaki po. Puro lalaki. Magkamukha. Identical twins? Opo. O, kita mo naman yan, ano? So, isang iri lang. Nakadalawa kayo kaagad. At kailan pa si Mrs. naging OFW? Tagal na po. Simula nung 2006 ata. Pabalik-balik siya. Pabalik-balik siya. Opo. Ilan taon ka na ba, Mark? 43 po. Si Mrs.? 45. Okay, si Mrs. Mas matanda ng konti sa'yo, no? Si Gretel. Kailan siya huli umuwi dito? October 2023. Nag-usap kami dahil sa lalaki yung unang nakita ko po at inamin ng lalaki sa akin eh. May ganyan. So, sandali lang ha. Establish ko muna. So, 2006 OFW na si Gretel. Labas-pasok siya. Opo. Ang huli niyang uwi, October 2023. Opo. Kailan mo nalaman o nahuli na meron siyang ibang karelasyon? Yung ano po, yung nagpadala siya ng package. Tapos kailan pinadala ang package? Basta pagpadala niya mga 4 na buwan dumating nung nakaraang 2023. Nakita ko 'yun sa pag sabi niya sa akin, huwag mong buksan yung package pag hindi ako dumating, hindi ako umuwi. Parang nagduda ako eh. Kaya tinanggal ko yung may kandado kasi yung drum kasi nilagyan eh. Pag ano ko doon, pag kalikal ng mga anak ko, may nakita kaming lumang cellphone. Ko kanito ay pwede pa 'tong cellphone ipagamit ko to sa mga bata, sabi niya. Huwag mong buksan 'yan, baka ano mangyari diyan, luma na 'yan, baka sasabog daw. Kaya para akong nagduda. Kaya chinarge ko. Chinarge ko. Tapos pumunta ako ng CR. Yung anak ko binuksan, nakita doon ma'am, ang daming picture. Tapos may kasama siyang dalawang lalaki at saka dalawang babae, nandoon sila sa loob ng, sabi niya, ano daw yun, restaurant ng Kuwait. Pero nagtanong ako sa ibang taon yung nagtrabaho sa Kuwait, preparation daw yun ang tawag doon kung dito sa Pilipinas, boarding house. Sabi niya, isang business lang daw siya nakapunta doon. Pero tinignan ko yung picture, ang daming damit niya, iba-iba, mga 20 times siguro. Yun ang lagi sinasabi niya sa akin. Tapos ngayon, sabi niya, stock room daw. Marami siyang, pero yung mga kasama, yung mga nasa litrato, hindi naman compromise. I mean, may kaakap siya, ganyan? Yung may picture doon na yung isang lalaki katabi ng isang babae na walang damit pantaas. Yung lalaki o yung babae? Yung lalaki, ma'am. Tapos yung isa, yung katabi niya, ma'am, pag ganun sila sa mukha, ma'am, palapit. Pero, selfie? Tapos sa loob ng ano yun, ma'am, yung boarding house, ma'am. Pero hindi si Gretel yun, yung picture na yun, o siya? Siya, ma'am. Ba't hindi man ako? Tapos tinanong ko siya, ma'am, tinanong ko, sabi niya sa akin, nagsuri siya, siya hindi na maulit. Sabi ko, umuwi ka rito para pag gusto mong hindi tayo maghiwalay, umuwi ka rito. 2023 ito ng October? Opo, ma'am. Okay. Umuwi siya. Kailan mo na nakausap yung lalaki mismo? 2020, ma'am. 2020. Bago pa dumating ang package, alam mo na merong mga ganyan. Hindi kasi, ma'am. Yung package kasi, ma'am, bago dumating yun, ma'am, marami na ako nakitang picture na sinit niya sa messenger. Tapos, sinabihan ko siya na huwag mo ulitin, pangit yan. Naka-picture kayo, hindi kayo kaano-ano. Yung kamay ng lalaki nakasaday sa paa niya. Tapos dito, print ng ari niya. Saka dito, sa suso niya. At marami sabi ko, well, hindi naman ano yan. Hindi karapat-dapat. Hindi, may asawa ka dito sa Pilipina. O, pangit tingnan. Sabi niya, hindi naman kami relasyon dyan. Sabi niya sa akin. Kaya nga sabi ko sa kanya, hindi po dito. Sinesearch ko sa ano, ma'am. Uh-oh. Makita mo naman pag may makapos sa Facebook na group chat, ma'am. Ay, group picture. Di ba may nakalagay sa pangalan doon sa ibabaw? Yun ang naano ko. Din sinesearch ko sa ano. Dahil yun, tinawagan ko yung lalaki. Inaasar pa nga ako ng lalaki. Sabi niya, pare, bango ng asawa mo. Ang sarap ng combination ng pabango niya. Ang bilog ng puwit. Nasaktan ako, ma'am. Kaya napilitan niyang umuwi ng October. Hindi yet plano, ma'am. Bali, yung October, naka-ano siya na naman, naka-5 mahigit na. 2 buwan na lang kulang, naka-6 na. Pero yung usapan namin, every 2 years. Kailan siya? So, umuwi siya ng October. Yes, ma'am. Maayos pa kayo nun. May gap umuwi na kami, ma'am. Pero umuwi pa rin siya sa'yo. Nagpapadala ba ng pera para sa mga bata? Hindi, bihira
lang ma'am, ngayon nga may limang buwan niya, ay limang buwan siya hindi nagpadala sa akin. Tapos yung nalaman niya na ma'am, dumaan kasi ako ng DCWD sa amin eh. Mm-hmm. Tapos dumaan ako ng attorney pa sa amin. Mm-hmm. Yung nalaman niya nag-process ako, tapos ang nalaman niya na magpatulpo ako, sabi niya, mm-hmm. ilang buwan ba ako hindi nagpadala? Sabi ko, mga lima siguro, nagpadala siya ng tatlong buwan. Sabi niya kasi yung ano ko ma'am eh, aloti ko mamantli ko. Tapos yung pinadala niya sa akin 21,000, binayad ko sa lahat ng utang ko. Yung nakautang ako nung hindi siya nagpadala kasi yung para kita, sa mga bata. Oo nga ma'am eh. Yun na nga, sabi ko din, yung pag-uwi niya ma'am, may napansin ako sa katawan niya. Mm. Parang maraming nag-iba ma'am. Tapos para siyang buntis, ganun. Nagulat ako ma'am. Nagulat ako ma'am. Nung pag-uwi niya, mga isang linggo ata, o isang linggo mahigit, nag-bleeding siya. Nag-bleeding siya ma'am. Tapos nag-bleeding siya ng mga apat na araw, tumigil. Tapos bleeding na naman. Ding nadala siya sa ospital ma'am, month of January na. Oh, sabi ko, sabi may maraming nagsabi na sa tao na parang buntis na yung asawa ko. Sabi ko, paano yun? Buntis, wala naman ako doon. Tapos pag yung sa conjugal namin ma'am. Ano? Sandali. So, umuwi siya dito. Sabihin na natin, walang findings. Anong findings ng doktor? Hindi naman sabi siya miscarriage. Sabi ng doktor sa akin ma'am, hindi nila matukoy kung saan galing yung bleeding niya. Dahil kasi nag-ano ma'am, yung apple-apple na lugos yung tawin sa Bisaya ma'am. Magpa-OB daw kami. Wala kaming pira na yun. Pero sabi ng nurse sa akin, parang ano tong asawa mo, parang yung sa iba daw na kaso, parang na, buntis, nagpalaglag. Parang okay. Ganun. Sige. Ano ngayon ang gusto mo mangyari? Gusto mo sanang makausap? Oo, at saka yung ano ma'am, yung isingit ko lang yung ano ma'am, yung driver nila ang pangalawang ano niya ma'am eh. Kaya ko nasabi ma'am kasi. Oh, sige. Ganito. Manawagan ka. Kausapin mo siya. Kasi sigurado ako kung hindi man siya na makakapanood nito, may kakilala siya. Retail, di ba lagi tayong nag-usap, lagi ko sinasabi sa iyo na tigilan ko to kapag ibigay mo yung password ng cellphone mo para matigilan yung bisyo mo dyan. Tinawanan mo lang ako. Tapos pinakita niyo pa sa akin yung driver na nag-holding hands kayo. Sabi mo sa akin na yung bahay mong tinatrabahuan mo, bawal yung lalaki pumasok pag ikaw lang mag-isa. Bakit mo nasabi yung bawal na yung dalawa mong amo andun sa Amerika nagbakasyon, pumunta ka doon sa bahay ng amo mo, nakita ko siya sa likod dumaan. Paano naging bawal yon? Maya-maya, yung cellphone mo, tinapon mo, na hindi mo alam na kaganon yung cellphone. Nakita ko lang yung sa refrigerator ka, nakaganon ka na. Sabi mo, may hinahanap ka, may ganon bang forma? Tapos pag magreklamo ko, magsabi ko sa iyo, sabi mo pa, wala akong kalaban-laban kasi nandun ka sa Kuwait, wala na akong matibay na ebidensya. Akala mo rin, hindi ako makapunta rito, wala akong kalaban-laban sa Manila. Ito na sinasabi ko sa iyo. Oh, Mark, may mga anak ka. Lakasan mo loob mo. Ako nagpalagi niya, ma'am. One year, si Vilma, iniiwan niya, ma'am. Tapos pagkausapin ko siya, tawanan lang nila ako. Huwag naman, huwag ganyan. Nagawa kasi anak ka, ma'am. May mga anak ka na dapat mong intindihin. Ha? Kaya nga, ma'am. Ngayon ito, hanggang kailan ba ang kontrata ni Gretel? Bali, matagal lang kasi siya, ma'am. Yung pang one year niya, ma'am, ngayon February. Ngayong February. Opo, ma'am. So dapat makauwi siya ng February. Kinausap ko siya kagabi, ma'am. Sabi niya, pwede daw. Pero may pero, ma'am. Laging may pero. Ayaw sumagot eh. Sinusubukan natin tawagan niya. Nakausap ko kagabi yan, ma'am. Nakausap ko kagabi. Sinabi ko kasi nga, hindi ako nakapasok. Di wala akong vaccine. Mag-usap tayo. Alam niya na nandito ka? Oo. Sinabi ko sa kanya kasi ang kaya nga nandito ako, ma'am. Kasi lagi niya sinasabi sa akin na hindi ako na matakot kahit kakakantulpo pa yan. Dahil wala kang matibay na ebidensya. Wala kayong magagawa sa akin. Siya mautak ako, sabi niya mautak daw siya. Eh, kasi yung driver mo, may asawa yun kasama niya sa trabaho, ma'am. Yung driver nila. Ano ko, ang delikado. Magaling ma'am. Kung makuwi sila doon eh. Oo, 30 taon na sila, ma'am. Driver nila, 30 taon na yung lalaki doon, ma'am eh. Pero sa ngayon, Mark, yan lang muna ang magagawa natin, ha? Yung panawagan mo, mahalaga yun. At saka yung ano, ma'am, yung padala niya, ma'am, parang iba na yung ma'am eh. Dati pa yun, ma'am, ganyan talaga yan, yung na-issue pa yun si Jipre. Sabi pa nga sa akin, ma'am, ni Jipre, ma'am. Kasal kayo. Opo, ma'am, sabi pa nga niya sa akin yung si Jipre, oh. Lagi daw silang nag-ano sa mall, nagbumili ng damit. Alam mo, ilang taon yan sa ibang bansa, ma'am. Kahit isang t-shirt na galing ng ibang bansa, hindi ako binigyan yan. Kailangan, pagbalik niyan, mukhang dapat natin silang dalhin sa DSWD.
ipabarangay o di kaya barangay muna para totoo yan, no? Totoo yung sinasabi ko lang. Lalo na para sa mga bata, ha? So ngayon na nakapagbigay ka na ng nakapagsalita ka na, siguro susubukan pa rin natin kung makakausap natin si Gretel kahit na off the air na. Kahit yung driver, ma'am, binigay ko yung number, ma'am, sa driver. Wala, ayaw nila sa bahay, ma'am. May members na sa bahay. Ayaw nga sila, ayaw nga sagutin. Wala pong sumasagot talaga, sir. Alam na nila, ma'am, okay. Sinasabi na nila na ano, ma'am. At saka alam nila eh na nandito kayo. Sige, sir. Once po namin mag-message po sa amin, sir, ipagbibigay alam po namin sa inyo. And ipopost naman po namin ito, no? Para po lumiit din yung mundo ni Ma'am Gretel at magparamdam din po. Yes. Okay? Buti na lang kalmado at mahinahon lang ang kanyang mister. Dahil kung hindi, baka ang mga bata ang mapagbuntunan niya ng galit sa kanyang misis. At kay misis naman, ang masasabi ko lang ay dapat pamilya at trabaho lang ang inaasikaso mo. Huwag ang panandaliang tawag ng laman. Nasa huli ang pagsisisi. Sana nga dapat sa topic na ito ay si Seraph Vitulpo ang nag-interview para mas may pangil ang bawat salita. Dahil kawawa naman ang mister.